Pupuri sa ating Panginoong Diyos na buhay at patuloy natin maranasan kung gaano ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagpapanabuhay
Thank you.
Panginoon, na hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Amen. Sa anumang bagay, Panginoon, na narito sa mundo. Yes. Lord, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo nga po, Panginoon, sa aming buhay, O God. Marami ka na pong tinugon sa aming mga panalangin, O Diyos. At patuloy nga po, Panginoon, sasambitin ang aming labi kung gaano ka kabuti sa amin, O Diyos. Hallelujah, Jesus, O God. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw,
iyong awa ay magpawala. Sinasamba kita, dakilang Diyos ay Panginoon. Tunay ng ika'y walang katulad, tunay ng ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Medyo po rin sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ng ika'y walang katulad, tunay ng ika'y pinagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Thank you.
Ikaw po ang tunay, Panginoon, ang maghari nga po sa bawat puso, O God. Sa lugar nito, maging sa manonood po, Panginoon, sa aming live stream, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, maraming bagay na po, Panginoon, ang ginawa mo sa aming puso, O God. Maraming bagay na po, Panginoon, ang ginawa mo sa aming buhay, O God. Napakabuti mo nga po, Panginoon. Napakabuti mo nga po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Kaya po, Panginoon, dalangin ang bawat isa po sa amin, O God, na patuloy po namin maunawaan, patuloy po namin maintindihan, Lord, ang salita mo sa umagang ito. Lord, patuloy nga pong langisan ang iyong mensahero, Panginoon, sa umagang ito, O God. Patuloy mo siyang itago sa iyong likuran, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, patuloy kang nangungusap po sa bawat isa sa amin. Nawa ay maunawaan namin, nawa ay maintindihan po namin ang salita mo sa umagang ito. Purihin ka, sambahin ka, patuloy kang pasalamatan. Amen. Hallelujah. Praise God. Good morning po, everyone. Hallelujah. Today is Sunday again. God is good. Hallelujah. God is here because the word God, the word of God says two or three gather together in His name in the midst of us. Praise God. So, ngayon po umaga, narito po ang ating Panginoon at tayo po ay magpupuri sa Kanya. Hallelujah. At again, we just finished our 4th year anniversary. Hallelujah. Just reminding us, keep our fire burning. Hallelujah.
Huwag po natin pabayaan na yung ating apoy ay manghina, manlupaypay. Kundi the Word of God says, patuloy po natin siyang gatungan. Hallelujah! Gatungan po natin upang sa ganon, yung pong ating apoy ay patuloy na maglagablab. Amen? Doon po sa lahat ng nanonood po sa atin ngayong umaga, sa ating Facebook Live, even to our YouTube channel, welcome po sa ating gawain ngayong umaga. And again, we are here at 6678 Mission Street, Delhi City, top of the hill, Delhi City po. Narito po kami sa ating kalagitnaan ng Delhi City. So we would like to welcome you. Come and join us sa ating gawain, Commission for Christ Fellowship. At narito po tayo every Sunday, start at 10 o'clock in the morning, our service. Hallelujah! Are you ready for the Word of God this morning? Praise God! Sa umaga po ito ay meron po tayong tapagsalita at siya po ay ating kasama sa ating gawain. Partner in life, hallelujah! At siya po ay katulong natin sa gawain. Praise God! So, I would like to give all the rest of the time to Sister Bilma, Pastora Bilma. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Good morning po sa atin. Good morning sa inyo na nanonood, or good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Hallelujah. So, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay. Amen? Amen. Buhay, makapangyarihan, at walang imposible sa Kanya. Amen. Amen. As long as magpatuloy tayo sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod, bilang anak niya, nothing is impossible. Yung ating theme nung Sunday for our fourth year anniversary is Keep the Fire Burning. Keep the fire burning. Keep the anointing. Keep the Holy Spirit, the Word of God in our hearts. If that fire in our hearts that we received from the Lord, since we receive Him as our Lord and Savior, kapag yun ay namatay, patay. Hallelujah. Amen. Kapag yun po ay namatay, wala po tayong patutunguhan, kundi sa kabilang dako, sa impyerno. Pero kapag ang Panginoon ay nasa atin, may pangako siya, bibigyan niya tayo ng everlasting life. Amen? Tayo po'y manalig sa anointing, sa fire na meron tayo. Kasi minsan, iniisip natin yung fire ay ano lang, ang Diyos ay nandyan lang naman lagi. But you know what? If that fire, sabi nga sa Revelation, isusuka ko. Imagine, isusuka ko, sabi ng Panginoon, yung mga malamig o yung maligamgam. Diba? Hindi pwedeng maligamgam. Kailangan mainit. Amen? Diyos mismo ang nagsabi. So, therefore, kailangan magpatuloy tayo sa init ng ating pagsamba, sa ating pagsunod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Just to follow up sa ating napag-aralan nung linggo, keep the fire burning. Para tayo manatili sa ating apoy, nagniningas na apoy sa presensya ng Panginoon, ang ating pag-aaralan ngayon ay yung mga bagay na pwedeng pumatay sa apoy. Kailangan nating magpatuloy. Amen? Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon ngayong umaga na kami muli ay nandito upang sambahin ka. Lord, luwalhatiin ka Panginoon sa aming kalagitnaan. Itinataas namin Panginoon ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Lord, hallelujah sa aming pag-aaral Panginoon ng iyong salita. Samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, nang makuha namin, maintindihan namin, Panginoon, ang pinakamensahe mo ngayong umaga sa aming mga buhay. Lord, ang iyong lingkod, Panginoon, itago mo sa likod ng iyong cross. At Lord, ikaw ang magningning, ang iyong kaluwalhatian ang magningning sa aking buhay. Lord, salamat, Panginoon. Ikaw,
Sa iyo namin ipinagkakatiwala. Take full control of everything. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, things that kill the fire of God. Meron pong mga bagay na sumisira or pumapatay sa ating mga apoy. In Romans 12, 11 to 13, sa New International Reader's Version, merong another version yung NIV ngayon. NIRV, New International Reader's Version. Sabi niya doon, Romans 12, 11 to 13. Sabi niya, never let the fire in your heart go out. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. When you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. Share with God's people who are in need. Welcome others into your home. But the thing here that the God is telling us right now is verse 11. 11a. Never let the fire in your heart go out. Hallelujah. Sino pong lumalagablab dito ang apoy niya? Amen! Hallelujah! Dapat po lahat ng anak ng Diyos, lumalagablab yung mga apoy sa ating mga puso. Amen? Mahal natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Mahal natin ang Panginoon. Kaya kahit anumang pagsubok, kahit anong mangyari, magpatuloy po tayo. Amen. Hallelujah. So number one, na pumapatay sa apoy ng mga Kristiyano is offense. Offense. Minsan po, hallelujah, sa ating paglilingkod, hindi po natin naiiwasan na tayo'y mapahiya. Diba? Dahil alam natin yung totoo, minsan kapag nasabi yung katotohanan, napapahiya tayo. Dahil totoo sa ginagawa natin. But, people, this is the thing that is going on to the churches now. People leave the church because of offense. Ang mga tao daw ay lumalabas or iniiwan ng church dahil napapahiya. Okay. Actually, nowadays daw, 99% of people leaving the churches is because of offense. 99% po ang mga umaalis sa church natin ngayon, sa mga hindi lang sa atin, maraming mga churches, all the churches, 99% ang umaalis po ay yung mga napapahiya dahil sa offense. For those who are thinking that the church should do something so that the people stop from leaving the church, yung mga nag-iisip na ang church dapat gumawa ng paraan upang ang mga tao ay hindi sila umalis. Iniisip nila, the church should do something. The truth is, during the ministry of Jesus here on earth, 75 of His key leaders, the disciples, leave Him. Dahil po, napahiya sila sa katotohanan. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Kaya ngayon po, we are not going to please people. We are going to please God. We are going to stand on the fire that we receive from Jesus. Amen! Hallelujah! Isipin natin to. If you think if the church get perfect, less people will leave the church. Kung iniisip natin na ang church ay perfect, ay mas kukunti daw yung aalis, hindi po. Kapag ang church ay maging perfect, kapag ang church ay magiging perfect, mas lalong maraming aalis. Bakit po? They cannot stand on perfectionism.
yung katotohanan. Dahil lagi natin ipinapangaral ang salita ng Diyos. Lagi natin ipinapangaral ang katotohanan. Lagi natin sinasabi ang salita ng Panginoon. We want the church to become perfect. But when the church become perfect, mas maraming aalis because they cannot stand on perfectionism. Hallelujah. So sa atin, madalas kapag may umalis, kapag may nangyaring hindi pagkakaunawaan sa loob ng church, maraming magsasabi na gumawa tayo ng paraan upang sila ay bumalik. Gagawa tayo ng paraan upang sila ay bumalik, kausapin. That's our goal. Kausapin lang sila. Yun lang pong gagawin natin. Hallelujah. But to please them, just for them to come back. No. Mamamatay po ang apoy natin. Ang offense is just, you know, it's unavoidable. Hindi naiiwasan po. Hindi naiiwasan ang offense. Unavoidable. Hindi po naiiwasan. We can only stop causing offenses. Yung nai-stop lamang, yung bang meron tayong pagpigil sa sarili, minsan na hindi natin sabihin ang totoo. But never, we can never stop having offenses. Hindi natin kailanman maiiwasan na magkakaroon ng pagpapahiya, yung hindi naman sadyang pagpapahiya. Pero meron tayong mararamdaman na tayo'y napahiya dahil nasabi ang katotohanan. Or, hindi man nasabi ang katotohanan, when someone, the brother, the sister, the pastor, will come and tell you, sister, brother, ganito ang gawin natin. Kahit maganda yung pagkakasabi, still, you got offense sa sinabi sa'yo. And you know what is the offense? You will be offended, and offense is the devil's trap to change or to cause your fire to die out. You will be offended. Ulitin ko, you will be offended, and offense is the devil's trap. Madalas po, ayun po ang yung sandata ni Satanas. Yun po ang inilalagay sa atin. Alam niyo yung trap? Ano sa Tagalog ang trap? Bitag, ah? Patibong ang bitag, yung ano na, yung nabitag. Hallelujah. So yun ang patibong, or yun ang inilalagay ng kaaway upang ang tao ay hindi magpatuloy na magsimba. Offense is the number one cause why our fire is going to die. Today you are good. Tomorrow, somebody will tell you something and you got offended, you got hurt, you will start to leave the church. The only thing that we could continue serving the Lord is always pray, pangalagaan po natin yung fire, yung salita ng Panginoon sa atin. Magbasa po tayo ng mga salita ng Diyos. Ang Biblia lang po ang katapat upang tayo ay hindi mag-backslide. Amen? Hallelujah. Una, offense. Number two, disappointment. Disappointment. When we dream, you believe. When you dream, you believe. Kapag nangarap ka, naniwala ka na mangyayari yon. Nag-fasting ka pa, nanalangin ka pa, but at the end, hindi nangyari. You will be get disappointed. And that is one thing na pumapatay din sa apoy ng Kristiyano. You will suggest something in the church. Naniwala ka sa sarili mo na ibibigay yung suggestion mo. Nag-fasting ka pa, nag-pray ka pa. But at the end, hindi mo nakuha ang gusto mo. You will get disappointed. And that is one thing that your fire is going to die. Disappointment.
ano ang mangyayari? You will start to get cold and then going to backsliding. Ano ang magiging kailangan natin upang tayo magpatuloy? Read the Bible, pray, meditate. Lalong-lalo na po sa umaga, kapag meron tayong mga ganun, disappointments, yung meron tayong iniisip na hindi maganda, alam nyo po, ang ganda po kapag unang-una sa umaga gawin natin yon, para ang buong araw natin ay maging maganda rin. Amen? Kasi kapag sa umaga, nagising ka, naisip mo na naman yung problema kahapon, o yung disappointment mo kahapon Linggo, o natulog ka gabi ng Linggo, kinaumagahan, naisip mo naman, hindi ako napagbigyan kahapon, buong araw mo na, disappointed ka na. So early in the morning, bago po tayo gumawa ng kahit na anong bagay, Lord, you have a purpose kung bakit hindi nangyari ang aking inaasam na mangyari. Amen? Hallelujah! Kagaya po ng ating fourth year anniversary, we want to have another guest speaker. We want to have another pastor in front of us on our fourth year anniversary. We prayed, we asked other pastors, but still the Lord did not give what we wanted to have. Gusto naman nating magkaroon ng bagong tagapagsalita. Pero alam nyo po ang nangyari nung fourth year anniversary natin. Napaka-victorious po. Amen? Napaka-victorious po yung salita ng Panginoon na ginamit ang ating head pastor upang siya yung tagapagsalita natin. Amen? Kapag iba ang dinala ng Panginoon, hindi po yon ang mensahe na dinala niya. Kapag iba yung pastor na dinala ng Panginoon, hindi yung mensahe na dapat marinig natin nung Linggo. Amen? Kaya po huwag tayong ma-disappoint sa mga gusto nating mangyari pag hindi binigay ng Panginoon. May mas maganda dahil alam ng Panginoon ang the best para sa atin. Amen! Hallelujah! Hallelujah! So, disappointment. Huwag nating hayaan na kapag meron tayong inasam, kapag meron tayong ginisto, kapag hindi ibinigay, ma-disappoint tayo, hindi na tayo magsisimba, hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon. Hindi naman ako napagbibigyan, kaya hindi na ako pupunta doon. Praise God, hallelujah. God has a purpose kung bakit hindi na ibibigay ang mga gusto natin. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Number three po, business, hindi business. Busy, B-U-S-Y-N-E-S-S. Business, hindi business. Okay? Ano sa Tagalog? Oo, yun. Masyadong abala sa mga bagay-bagay. Galing, praise God, hallelujah. Hallelujah. Yeah, diba, natututo tayo. Kaabalahan sa mga bagay-bagay na hindi naman kailangan mag-abala. Hallelujah. When we become too busy that we don't have time to spend with the Lord and no time in going and coming to the church, that is busyness. When we become too busy to anything and we don't have time to come to the church. I pray all those people who are busy have time to the Lord. Intimacy makes you fruitful, not busy. Ulitin ko, intimacy with the Lord will make you fruitful, not your busyness will make you fruitful. Hallelujah. Naintindihan natin yun? Intimacy meaning magsimba tayo kung oras ng pagsisimba. There is time for everything. 7 days or 6 days a week. 2 hours on Sunday only for the Lord. And the rest of the hours of Sundays is for you again. Why not give that 2 hours to the Lord?
Intimacy with the Lord makes you fruitful. Not your busyness will make you fruitful. Hallelujah. Busyness can be a result of intimacy. But busyness itself cannot make you successful. Ulitin ko. Busyness can be a result of intimacy. Bakit sinabi na busyness can be a result of intimacy? Dahil inuna mo ang Panginoon. Ano sabi sa Matthew, seek ye first the kingdom of God and all in his righteousness and all these things shall be added unto you. Okay. Intimacy, inuna mo ang Panginoon. Ulitin ko, busyness can be a result of intimacy. Inuna mo ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. So therefore, dahil meron kang nag-aalab na apoy upang maglingkod sa Panginoon, anong gagawin ng Panginoon after na maibigay mo yung para sa Kanya? He will make you busy in your life. Busy of what? Of course, you have prayers. You have bills. Lord, I need this. I need this to pay this, to pay this, to pay this. You have a very long list of bills. Now, God will make a way. God will provide. Amen? But, if you make yourself busy first before the intimacy of God, you will just make yourself busy, but you will not become fruitful. Amen? Hallelujah! Only intimacy with God makes you successful. If you are too busy to pray, you are too busy. Yung pananalangin natin ay kapag tayo ay busy sa ating mga pananalangin, sa ating pananalangin, laging nananalangin, then we are busy. It's not needed na kung tayo ay manalangin ay talagang mauupo tayo na talagang isang oras na yung maging busy ka na talagang nandun ka. There is time in one day na talagang uupo ka or luluhod ka para sa Panginoon. But the whole day you can pray even when you are working. Amen? Even when you are doing something. Sa mga pagki-caregiving, when I was working in the facility, kapag nandun ako bago ako papasok, kasi syempre may mga makukulit na residente, mga pasyente, of course, lalo na kung iniisip mo yung assignment mo, merong makulit doon. Papasok ako, nagdadrive ako, papunta sa trabaho, sinasabi ko na, Lord, give the lady, sasabihin ko yung pangalan talaga, give her peace. Lord, payapain mo siya, patulugin mo siya, gisingin mo na lang siya, Panginoon, pagkakain, kapag may kailangan siya. Alam niyo po, madalas talaga, laging nangyayari sa akin. Bakit sa akin hindi makulit yung pasyente? Sa kanilang kulit-kulit, halos lahat na lang, call light, call light, call light. Lagi na lang nagpupunta doon. Hallelujah. That is a miracle of God. Amen? That is a favor of the Lord. You made yourself intimate to Him. You made intimacy to Him first before you make yourself busy. You will become successful. Hallelujah. If you are too busy to be with God, you are too busy. Yung prayer natin, o yung, kasi minsan ang prayer parang seryoso yung pag-iisip natin kapag pinag-uusapan ng prayer. But actually, it's just a communication with God. Minsan ako, kapag sabi ko nga, madalas sinasabi ko sa Bible study, kapag ako'y nananalangin minsan, It's like the Lord is in front of me. The Father is in front of me. I'm just saying what I want to say na hindi yung pananalangin na Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ko alam kung saan kukunin ang pambayad ng mga bills ko. Hindi ganoon. Sabi ko, kapag meron akong sinasabi, minsan depende sa sitwasyon. Dahil dito kapag manalangin kami ng Thursday. Subukan nyo mga kapatid na hindi pa nakaka-attend ng Thursday prayer meeting. Alam nyo po, talagang yung pananalangin is mataas yung degree.
Kumbaka, Lord, alam niyo yun? There is a battle. Pero minsan, yung ating conversation with the Lord, make it simple. Sabihin niyo lang, Lord, sabi nga natin, Nenen, yung isang kapatiran natin. Ano nga yung sabi niya minsan? Lord, Linggo, ano nga yung sa offering mo, te? Ano yung word mo? Yeah. Yun. Hindi niya sinabing wala akong pang-love gift. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, kailangan ko ng pang-love gift. Hallelujah! God provided the love gift. Amen? Sabi lang niya, simple. Lord, kailangan ko ng pang-love gift, pang-offering sa Linggo. And God provided for that. Simple. That is already communicating with the Lord. That is intimacy with the Lord. Hallelujah. Busy people actually don't make more money. Hallelujah. Sorry po sa mga busy. But busy people actually don't make more money. You make less because you break God's rule. You make less because you break God's rule. God ordered us to rest on Saturday. Actually, in the Bible, it's on the seventh day. The seventh day is Saturday. But, at least once a week, meron po tayong Sabbath day. Amen? And we Christians are celebrating or doing the Sabbath day on Sunday. At least we will give to the Lord. Hallelujah. So, God ordered us to rest on Saturday or once a week. And we are doing it Sunday. You are working 3 jobs, 4 jobs. But you will not make more money. Because God blesses His order. And what is the order of the Lord? On Sunday, give your rest day to the Lord. Amen? Hallelujah. So, God blesses His order. But those who are busy and not following the order, you are out of order. Hallelujah. Diba? Amen. God blesses His order, but you are out of order. Marami tayong sa mall, pag nagpupunta tayo sa mga restroom, ano nakalagay doon? Out of order. Eh, hindi magamit yung restroom. Kapag ikaw ay out of order, paano ka gagamitin ng Panginoon? Paano ka pagpapalain ng Panginoon? Amen? Hallelujah! God blesses order, not the out of order. Ito, nasabi ko na minsan yung example about the Chick-fil-A. Yung Chick-fil-A, close sila ng the whole Sunday. All the outlets, all the fast food chain ng Chick-fil-A, close po sila ng Sunday. Ang sabi ng tao doon, ng mga tao doon sa may-ari ng Chick-fil-A, bakit ka magsasara ng Linggo? Where in fact, this day, iyon daw ang pinaka-busy at iyon daw ang pinakamaraming kita. Sabi naman nung may-ari, yes, I will choose Sunday wherein everything, all the fast food chains are too much busy. Because yung may-ari ng Chick-fil-A, kung iisipin niya, Sunday is the most busiest day in a week. Therefore, kikita ako ng marami. But God blesses His order. Imagine, those other fast food chains, like the other, I will not tell you, but you know other fast food chains, they only make $1 million a year. But Chick-fil-A makes $5 million a year. Hallelujah. That is the difference of serving God. Choose
to have intimate relationship with the Lord, and God will make you busy after that. 6 days in a week, sa kanila pumunta lahat yung mga taong bumibili ng chicken, fried chicken, whatsoever na nabibili sa mga fast food chains. They made, or they're making, 5 million a year. But the other fast food chains who are not closing on Sundays, they only have 1 million. So, I would say, whatever comes up, i-priority natin ang Panginoon. I-priority natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! 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 Praise God! When you follow the order, God blesses you. He is going to bless you more. When you follow His order. Busyness is good if it comes out of your fruitfulness. And it doesn't affect your intimacy with God. Ulitin ko, busyness is good if it comes out of your fruitfulness and it doesn't affect the intimacy with God. Ang kaabalahan natin ay mabuti kung manggagaling mula sa ating busyness is good if it comes out of your fruitfulness and it doesn't affect your intimacy with God. Hallelujah! So, kapag tayo ay mangyaring maging busy on the other days, that is good. Dahil God blesses you on the other days. But on Sunday, that God ordered us to be in the church, don't neglect the Sunday. Or else, the other days, God will not bless you more. He's going to bless you. But, it's just the, hindi yung inaasam natin na blessing. Very small blessing. So, malinaw po, God blesses His order. His order is to have one day in a week to rest and give to Him. Hallelujah! The moment you see your fire is dying out, cut back and do something. Catch your breath. Relax, and you're still going to die. Sabi nga nung binasa ko, you're still going to die. Yung bang, lagi tayong nagiging busy, naghahanap ng pera, lagi na lang nating hinahanap ang pera. Why work so hard that you are going to ruin your health to get more money? And then you will spend your money to get back your health. Intindihan natin, bakit tayong magiging abala at trabaho to ruin our health? Sirain natin yung ating kalusugan. And after that, yung pera na ating pinaghirapan, gagamitin mo rin to pay back, to get back your health. Pupunta ka sa doktor, ang dami-dami mong ang dami-daming ibibigay ng doktor sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Busyness is not just only relationship with God. This is also about the family, everyone and everything being intact. So therefore, busyness will cut the fire of our relationship to the Lord. Huwag nating hayaang mangyari yun. Amen? Hallelujah. Ano yung una? Offense. Pangalawa? Disappointment. Pangatlo? Business. Okay, business. Hallelujah. So, yung pagpunta natin sa church with the family, God orders His, God blesses His orders. Yung sama-samang isang pamilya na pupunta sa simbahan tuwing Linggo,
God bless the family. Amen? Amen. God blesses the family. Praise God. Dahil sabi nga dito, business is not just only the relationship with God. This is also about the family, the everyone, yung relationship natin sa ating mga kapatiran. And everything intact kasi ang Panginoon, aayusin niya, He will put everything in order if we will seek Him first. Amen? Amen. Hallelujah. Number four, materialism. Materialism is not when you have stuffs. It's when the stuff has you. Materialism is not when you have stuffs. Materialism is not when you have everything. Alam niyo po, merong mga bagay-bagay na meron akong kaibigan. Lahat po ng bags niya ay may serial number. Alam niyo yung may serial number? Yung mga ano? Yung mga LV, Gucci, Prada, Hermes, YSL, everything. Lahat po ng bags niya, wallets niya, shades niya, boots niya. Hindi naman 100% yung mga damit niya ay designature na. Pero yung mga bagay-bagay na yon, meron siya. At anong nangyayari? Nagtatrabaho siya 7 days a week. Hallelujah! Double job pa minsan. Para lang po may pambili. Marami naman po siyang pera, pero kailangan niyang sustentuhan yung sarili niya para sa kanyang gusto. Hindi yon pangangailangan, kundi yon ay gusto. Luho. Hallelujah. Materialism is not when you have those bags. It is when those bags has you. Nababaliw na tayo sa pagkakaroon ng mga ganong bagay. Yung ganong luho, yung mga bag na, alam nyo, thousands. 5,000, 3,000, 10,000. And also the, ano, yung jewelries. I know, she bought 22,000 Cartier. Cartier sa ating Pilipino, pero sa English, Cartier. Di ba? Hallelujah! 22,000! Hey, yung regular na empleyado dito sa Amerika, isang taon yun nakikitain. Tama ba ako? Isang taon yun! Yung tumatanggap lamang ng, ano, ng mga 700, 800 every paycheck, every 2 weeks, isang taon lang yun. Ay, isang taon na yun. Pero siya, isang bangles lang, Cartier. Oh, di ba? Hallelujah. So, materialism is not when you have stuff. It is when those bags, those jewelries has you already. Doon na umiikot yung ating mga imagination. Doon na umiikot yung buhay natin magkaroon ng mga bagay-bagay na may serial number. Sabi nga ni Unity kagabi, ako may number lang. Sabi ko naman, ako nga ni serial at saka number, wala. Hallelujah. Buti nga siya may number. Ako kahit na serial at saka number, serial lang sa umaga meron ako. God provided, God gave us that. Amen. Serial lang sa umaga meron kami. Hallelujah. Praise God. So sa atin pong paglakad bilang Kristiyano, alam nyo po, I made it really very short yung teaching ngayon. Kasi, nung sinabi ni Pastor Rudy na ikaw magturo sa Linggo, medyo late na niyang sinabi sa akin. Sasabihin ko sana na ang dami-dami ko pang gagawin na mga paperworks, dami-dami ko pang gagawin.
Pero hindi ako sumagot ng ganun. Tapos inulit niya, ano, magtuturo ka sa Linggo. Sige, ganun lang ako. Pero talagang sabi ko, Lord, make the message on Sunday. Give me a very short message. Na Lord, yung pagpapatuloy, continuation of what was the topic last Sunday. Keep the fire burning. Ngayon, ang warning sa atin ng Panginoon, para aware na tayo kung ano ang ginagamit ng kaaway upang ang ating apoy ay mamatay. Una, napapahiya tayo lagi. Alam niyo po sa akin, sabihin na lang natin, minsan kakapalan na lang ng mukha. Hallelujah. Dahil naranasan ko rin, I was under a pastor, napapahiya rin po ako na pagsasabihan. Minsan po, dahil nga ang pastor ang daming inaasikaso, ang daming iniisip, ang dami talaga inaasikaso, lalong-lalo na kung full-time pastor. Minsan sa iyo na nabubuhos yung mga ano, mga bagay-bagay na hindi naman sa iyo mapunta. Sabi ko, Lord, give me patience. Nagpatuloy ako. Napahiyaman ako pero hindi namatay ang apoy ko. Nagpatuloy ako. Disappointment. Nadi-disappoint ako. Dahil siyempre, ginawa mo na ang lahat, pero sa'yo pa rin ang sisi. Hindi pa rin namatay ang apoy ko, nagpatuloy po ako. Pangatlo, business. Minsan, gusto kong magtrabaho ng Linggo noon. Dahil ang offer ng Linggo, sasabihin nila, double pay na. Hindi time and a half, double pay na, magtrabaho lang ako ng Linggo. Hindi ko tinanggap ang Linggo. Nagpatuloy ako sa aking pagsisimba. Hindi po namatay ang apoy ko. Materialism. Minsan, may temptation na bibili rin ako ng mga bagay-bagay na may serial number. Yung mga bagay-bagay na may serial number, gusto ko rin bumili. Pero sabi ko, yung $1,000 ko, ibili ko ng 10 bag, ang dami-dami ko ng bag. Yung bang terno-terno sa damit mo, magandang tignan. Kaya hindi ko inasam yung serial number. Dahil baka mawili ako sa kasi serial number. Hallelujah. Praise God. So, sa ating buhay bilang Kristiyano, huwag po nating asamin ng maraming bagay. Huwag masyadong, ano sa kasabihan sa Pilipino, masyadong pusong mamon. Minsan maging pusong bato rin tayo, pero pusong bato para sa Panginoon. Hindi yung pusong bato na hindi na natuturuan. Pusong bato na yung matigas ka para sa Panginoon. Hindi natitinag sa anumang pagsubok, para sa Panginoon lang. Bakit kaya ako nasanibihan ng ganon? Meron tayong kapatiran dito. Hallelujah. Lagi ko na lang sinasabi, Sister, ikaw na sa ano, sa Linggo. Sister, ikaw na manalangin. Sister, ikaw magturo. Sister, ikaw tatayo. Bakit kaya ako lagi nasasabihan ng ganon? Para bang, pero sunod naman siya ng sunod. Hallelujah. Sunod naman siya ng sunod sa akin. Sabi ko, praise God. Minsan na nanalangin ako, Lord, pagpalain mo ang kanyang buhay. Hindi ko na magawa, Lord, kaya binibigay ko sa kanya. Yung strength na dapat ibigay mo sa akin, ibigay mo sa kanya. Praise God. Hallelujah. Kapag tayo po'y sunod ng sunod, kasi po, meron tayong minsan kapag sinabihan tayong manalangin tayo, ikaw naman, di mo sinabi kahapon sa akin para nakapag-prepare ako. Hallelujah. We've been a Christian for so long. Manalangin lang tayo, sasabihin ko pa kahapon, dapat. Hindi po. Kapag tayo'y laging nananalangin, kapag ikaw ay on the spot na sinabing manalangin ka, alam mo kung paano manalangin. Amen? That is intimacy with the Lord. If you are busy with God, and then kahit na anong bagay na ipagawa sa'yo, you are ready. As a soldier of God. Amen. Ano yung napag-aralan natin nung isang linggo sa ano sa ating Friday Bible study? Soldier of God, arise. Arise. Amen. Soldier of God, arise. So therefore,
ang mga soldiers ng Panginoon ay handa sa labanan sa kahit na anong oras, kagaya ng mga military ng mga bansa. Kahit anong oras, kahit anong labanan, kahit saan, kapag sinabi ng commandant nila, pupunta kayo sa Mindanao, pupunta kayo sa Afghanistan, they are ready right away, pupunta sila. Ang mga anak ng Diyos dapat mas ready sa anumang bagay. Amen! Sa anumang sitwasyon, tatayo tayo. Tatayuan natin ang ating pagkakristyano. Tatayuan natin na tayo ay anak ng Diyos. Walang duwag na anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ipaglalaban natin ang ating tinatayuan na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Be courageous. Stand firm on your faith. Not on your feet, but on your faith. Hallelujah. Offense will cause our fire to die. Disappointment, busyness, and materialism. Apat lamang po ang paalala ng Panginoon sa atin para mapanatili natin ang ating fire to be keep on burning. Amen? Apat lamang, madaling tandaan. Bukas, makalawa, may pagsubok sa atin. Sa inyo. Alam niyo yan? Kapag po merong mga ganitong pagtuturo, alam niyo po, mamaya, o kaya bukas, makalawa, may pagsubok po sa atin. And the application is there, kung anong narinig niyo ngayon. Nawa, sa mga anak ng Diyos na nandirito, sa mga anak ng Diyos na nakikinig at nanonood po, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po yung tayo'y napahiya, hindi po tayo na-disappoint, hindi po yung tayo ay na-disappoint, hindi po yung tayo ay busy sa mga ginagawa natin, at hindi sa mga bagay-bagay, hindi ang mga bagay na yon ang papatay sa apoy natin. Magpatuloy tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. So yun po ang ating salita ng Panginoon sa ating kaligitnaan ngayon. Praise God. Awitin nga natin muna yung kay buti-buti mo, Panginoon, bago tayo manalangin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you. We praise you. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay lagi tapat kong magmahal.
walang katulad. Tunay na ang ika'y pinagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa iyong kabutihan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Purihin ka sa iyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. Itinataas namin, Panginoon, ang pangalan ni Jesus. Pangalan mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Oh God, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng mga pagpapala sa iyong mga anak. Amen. Salamat sa iyong salita na aming napag-aralan, aming narinig ngayong umaga. It's so true, O God. Totoong totoo. Kami po'y mahina. Kapag pumeron po kaming naririnig, Panginoon, napapahiya po kami, Panginoon, at kami minsan nakakaisip huwag nang magpatuloy. Lord, patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, kapag meron kami sa mga sandali, Panginoon, na nanghihina kami at nakakaisip ng hindi pagpapatuloy. Minsan, Panginoong Diyos, may mga disappointments. Minsan, Panginoon, meron kaming inaasam, hindi namin nakukuha. May pagtatampo at may pagsama ng loob, Panginoon. Forgive us, O God. Hallelujah. Minsan, Panginoong Diyos, naiisip naming unahin ang mga bagay-bagay sa aming mga buhay at hindi namin inuuna, Panginoon, ang paglilingkod at pagsunod sa iyong mga salita. Patawarin mo kami, Panginoon. At minsan, Panginoon, hallelujah, meron kaming mga ambisyon na magkaroon ng mga bagay na hindi namin kailangan. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa bawat desisyon na ginagawa namin at gagawin namin, Panginoong Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung minsan, Panginoon, there are temptations, Panginoon, na pumupunta sa aming mga isipan na kailangan namin yung ganito. Gusto namin ng ganito na hindi naman namin kailangan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pag-aambisyon ng mga hindi karapat-dapat. Hallelujah. Lord, sa buong isang taon, Panginoon, on our fourth year, Lord, let your fire, O God, yung nagniningas na apoy mo sa amin, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na manatili ang apoy na ito sa aming mga buhay at hindi yung mga bagay-bagay na nangyayari sa aming buhay ang papatay sa apoy na ito, kundi, Panginoon, yun pa, Panginoon, ang magdadagdag upang, Panginoon, maglagablap ang apoy sa aming mga buhay. Hallelujah! Hindi yung kakulangan, hindi yung kabisihan, hindi yung pagkakapahiya, hindi ang mga bagay na yan ang magpapabagsak sa mga anak ng Diyos. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Lord, hawakan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Hawakan mo kami, Panginoon. Kami po'y may kahinaan. Sa bawat sandali, Panginoon, na kami, Lord, nababasa mo ang nasa isip namin. Nababasa mo, Panginoon, ang nasa puso namin. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay nalilihis. Holy Spirit, speak unto us. Speak unto us. Remind us.
Remind us your word. Remind us your love. Ikaw ay namatay sa cross ng Kalbaryo upang kami ay iligtas. Ang kahirapan na iyong dinanas sa cross ng Kalbaryo ay hindi katulad, Panginoon, ng maliit na bagay na kami ay napahiya lamang. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng iyong pagkamatay sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah. Hindi sa mga maliliit na bagay ang Panginoon ang magpapabagsak sa amin. Dahil ang Diyos na buhay, ang Diyos na aming Ama, ang Diyos na Panginoon namin, ay Siya ang magliligtas sa amin. Siya ang magbibigay ng kalakasan namin. Ikaw, Panginoon, Ikaw! Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa aming napag-aralan ngayong umaga. Salamat sa pagpapaalala. Lord, after the nice and beautiful message that you gave unto us last Sunday, the devil is trying everything. Gusto niyang mamatay sa apoy namin, Panginoon. Kaya naman sa araw na ito, binigay mo ang warning, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah. At Lord, yung apoy, Panginoon, o yung salita mo, Panginoon, na aming natanggap ngayong umaga, nawa manatili sa puso ng bawat isa sa amin. Matatili, Panginoon, sa puso ng bawat anak mo na nakinig, mga nanood, Panginoon, hallelujah. Mga anak mo, Panginoon, na tunay na sumusunod sa iyo. Hindi manghinawa, bagkos, Panginoon, magpatuloy at magpatuloy hanggang sa muli mong pagbabalik. Alam namin, Panginoon, all these things, lahat ng Panginoon na nangyayari, Lord, is just a sign that your second coming is just around the corner. Your second coming is too soon. Very, very soon na, Panginoon. Malapit na, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, Lord, na wala kami sa iyong presensya sa muli mong pagdating. Bawat isa sa amin, Panginoon, na nanalangin, in your second coming, we're still here, O God, in one accord, in one spirit, serving you dito sa Commission for Christ Fellowship, O God. Hallelujah. Bigkisin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Bigkisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, lahat kami dito, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah. At anuman ang gawa ng kaaway ay hindi magtagumpay. Lord, salamat, O God. At sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, pamilya namin, Panginoon. Hallelujah. At lahat ng bagay na meron kami. Take full control of everything. We give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon. Sorry po. Ako po'y taus-pusong nagpapasalamat kasi gusto ko pong ibahagi na ang kabutihan po ng Panginoon aming natamo sa pag-iingat at pagliligtas niya po sa amin sa nakaraang bagyo sa Pilipinas. Tunay po na hindi niya kami pinabayaan, hindi niya pinabayaan ang aking pamilya. Hindi po lumubog ang aming tahanan kagaya po nung nakaraang undoy.
Noon po talagang ang laking ng ginawa ng undoy sa aming buhay. Tunay po na nasira yung aming tahanan, na nasira ang lahat ng gamit po namin. Ngunit ngayon, napakabuti po ng Panginoon. Tunay nga po na sinabi niya po sa kanyang banal na salita na subukan po ninyo ako. Subukan niyo ako, sabi ng Panginoon sa Malakay 3:10. Kung hindi niyo aabuti ng anumang salot sa loob ng inyong tahanan. Kaya nga po, ako po'y naniniwala sa salitang ito ng Panginoon. At tunay na ako'y nagpapasalamat sapagkat tinuruan ako ng Panginoon ng magkaloob ng buong kagalakan, ng buong pag-ibig para po sa kanyang gawain. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka po, Ama. Purihin ka po, Panginoong Jesus. Purihin ka po, O Banal na Espiritu. Tunay po, Ama, na ang mga salitam inihayag ng inyong pong lingkod ay tunay po na nakapagpaalala po sa amin na muli kami ay tumayo, maging matatag at matibay sa pananampalataya sa inyo, na hindi kami dapat masilaw sa anumang bagay na gawa ng mundong ito. Kaya nga po, Ama, narito po ang aming tauspusong pagkakaloob para po sa gawain po ninyo upang ito ay lumago, lumawak pa ang inyo pong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo po sa iglesyang ito. Ito po ay para po sa inyo, Panginoon, para po sa kaluwalhatian ninyo ang iglesyang ito. Salamat po, O Diyos, at kami tinuruan niyo kung papaano ang maglingkod, sumunod ng buong pag-ibig sa inyong kalooban. Purihin ka po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Meron po tayong isang basket po ng ating mission offering. As our spiritual advisor po ay nagpadala po ng mga pictures na lubog din po sila sa kanilang lugar. At hallelujah, meron pang mga churches somewhere in Catanduanes na nagpadala po ng mensahe kay Pastor Rene before ng Ulysses, after ng Rolly. Yung during the Rolly ay nasalanta na po yung humihingi ng tulong sa Catanduanes. But yung Ulysses naman ay sila Pastor Rene naman yung nasalanta ng bagyo. So, yung atin pong mission offering ay ipapadala natin kay Pastor Rene dahil kagaya po ng ano ng kwento ng kuya ko somewhere in Quirino, yung mga LGU, yung local government units daw ng Quirino and the nearby provinces ng Isabela at Cagayan ay sila ay talagang as much as possible every ano lahat po damit ang unang-unang kailangan nila ngayon at pagkain dahil lahat po, alam nyo po na talagang lumubog ang tugigaraw at lahat po ay naanod yung mga gamit nila, yung mga damit at yung kuya ko, nagpunta sila doon para magbigay ng mga damit. Naisip ko yung mga itinapon kong mga damit in Jesus' name. Ngayon po ay talagang ang daming umiiyak, ang daming nalubog, hindi raw po talaga, wala po sa media, wala po sa report. Ang dami po talagang namatay doon sa pagkalubog ng tugigaraw at mga damit po ang kailangan nila dahil wala, yung meron lang sila, yun lang po yung nakasuot sa kanila, yun lang ang meron sa kanila. So, praise God, tayo po'y manalangin para sa ating mission. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nagbigay ng mission.
In the name of Jesus, hallelujah. Lord, let the spirit of multiplication be upon to this mission offering, O God. Maipadala namin, Panginoon, kay Pastor Rene at magamit, Panginoon, for your glory. Hallelujah. Magamit kahit maliit lang to, Panginoon. Ito po yung kaya naming ibigay. But you have the power to multiply all these blessings, O God. Hallelujah. Lord, panalangin din namin, Panginoon, sa mga anak mo na nandoon, Panginoon, mga lahat ng mga bagay, hindi lang mga tao, yung mga ari-arian, Panginoon, ng mga tao na nasalanta sa flood, Panginoon, sa Cagayan, Isabela, and the rest areas of the Philippines, O God. Hallelujah. Let your divine intervention be upon them, O God. Makialam ka, Panginoon. Hallelujah. Maraming tulong nawa, Panginoon. Lord, hindi na kaya ng aming gobyerno ng Pilipinas. Magpadala ka, Panginoon, ng maraming tulong mula sa ibang bansa nang sa ganun, Panginoon, matugunan ang kanilang pangangailangan. Lord, alam namin, Panginoon, nahahabag ka sa kanila. And Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa kanila. At salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na nagkaloob, Panginoon, ng mission offering. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Itanim mo sa amin mga puso, Panginoon.
Tulungan mo po kami na hindi kami magpabaya sa iyong mga salita. Panatilihin namin, Lord, yung apoy. Panginoon, kung hindi pa umaapoy ang aming buhay, ang aming puso, Lord, tulungan mo po kami na paapuyin, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na yung apoy, Lord, palakasin mo. Yes, O God. Amen. Hindi mamamatay, Lord. Yes. Kundi, Panginoon, tulungan mo po kami, yes, upang manatili yung apoy ng Espiritu sa aming mga buhay. Yung mga salita mo, Panginoon, manatili sa aming mga buhay. Yung pananalangin, manatili sa amin, Panginoon. Lord. At ang apoy na ito, Panginoon, walang ang sinumang makapapatay, Lord. Amen. Walang makakaalis sa amin, yes, Lord. Anumang walang anumang kasamaan, Panginoon. Wala, Panginoon. Walang mangyayari, Panginoon. Anumang kalamidad na mararanasan namin sa aming mga buhay, Lord. Tulungan mo po kami, Lord. Tulungan mo po kami. Totoo, Panginoon, yung mga salita mo. Kung minsan, ito ang mga nagmamatay sa amin, Panginoon. Yung mga offense, Panginoon. Yung disappointment. Yung business. Yung mga material na bagay, Panginoon. Kung minsan pa, Panginoon, may rumpang maidadagdag na makaalis sa yung patay, yung apoy sa amin, Lord. Yung mga sakit kung minsan, Panginoon. Kung minsan, ito pa, Panginoon, ang mag-aalis, yung mangmakapapatay, yung apoy sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, ideklara namin, Panginoon, goodbye. Goodbye. Hindi ka na babalik sa amin. Kaya, Panginoon, i-goodbye na namin, Panginoon, ang sakit, yung business, yung offense, Panginoon, i-goodbye na namin. Yung material na bagay, Panginoon, i-goodbye na namin, Panginoon. Hindi ka na babalik. Hindi ka na babalik sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ang salita ng Panginoon ay nakiusap sa atin. Nakiusap sa iyo. Hindi ko alam kung gaano man naabot yung salita ng Panginoon sa iyong puso sa araw na ito. Pero nag-usap ang salita ng Panginoon. Nag-usap ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, Lord, tulungan mo po kami, palakasin mo po kami, patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Kaya, Panginoon, dalangin namin, i-bless mo si Sister Vilma na ginamit mo sa araw na ito, na nagbigay sa amin yung mensahe mo, Panginoon. Ikaw ang nagsalita. Ginamit mo lang siya, Panginoon, na nagsalita sa bawat isa sa amin, Lord. Kaya, pabayaan mo lang, Panginoon, yung mga salita mo na kumilos sa aming mga buhay. Kumilos sa bawat isa sa amin. Kumilos dito sa CFCF, O Diyos. At pabayaan mo lang, Panginoon, na i-bless si Sister Vilma. Tulungan mo pa na mas marami pang, O Diyos, upang gamitin mo siya as a channel of blessing. Pagpalain mo siya, Panginoon. Bigyan mo pa siya ng mas maraming kalaman, karunungan sa kanyang buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
Kaya Panginoon, salamat sa apoy na ibinigay mo sa amin sa araw na ito, noong linggo. At salamat pa rin, Panginoon, na mas alam namin na mas marami pang apoy na gagawin mo, ipapadala mo dito sa amin, dito sa CFCF, O Diyos. Hallelujah, Lord. Kaya ikaw lang, Panginoon, ang pipurihin namin, dadakilaan namin sa gabing, sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kaya, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin sa linggong ito, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa amin sa aming mga buhay, sa lahat ng mga pupuntahan namin. Kayo po ang mag-iingat sa amin, Lord. At ang iyong banal na Espiritu ang nasa buhay namin, Lord, sa aming mga buhay. Bawat pamilya, Lord, ikaw po ang manguna. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin namin. Amen. Amen. Hallelujah.